What's up mga Tikinatics? Welcome back to my channel, and for our today's video, pupunta po tayo ngayon sa loob ng Pasig City Hall at kakausapin po natin ang ilan sa ating mga City Hall employees na nagawaran ng kanilang loyalty award, na kung saan ang ilan po sa kanila ay matagal nang naglilingkod sa Pasig ng mahigit 35 years, 30 years, 25 years, 20 years, 15 years, at 10 years. Kaya naman, para mas malaman po natin ang kanilang istorya, let's all watch this. Ano pong pangalan nila? Roger Layosa, traffic enforcer ng Pasig. Ah, okay. Ilang years na po kayong traffic enforcer ng Pasig? 17 years. 17 years. Ngayon, kayo po ay isa sa mga nagawaran ng loyalty award nung last Monday, di ba? Opo, ako po isang mapalad na nabiyayaan na maging tumanggap ng loyalty award. Okay. Ang tanong ko, sir, ilang years kang empleyado ng Pasig City Hall? 17 years. 17 years. So, sa loob ng 17 years, ilang years kang naging contractual bago ka na casual ngayon? Mayroon din ko lang po kami na bigyan ng patnabiyahan ng loyalty award. Bali, sa haba ng panahon, 2 years pa lang si Mayor Bico, regular na po kami. Oh, 2 years pa lang si Mayor Bico, na regular ka na. Ibig sabihin, kailan ka ba naging empleyado ng City Hall? 2004 po, sir. So, from 2004 until 2019. Mm-hmm. Kasi 2019 ako po si Mayor Bico. So, 2009. Nung 2004, ilang years kang contractual noon? Ilang years? Diba, nasa 15 years. 15 years kasi 2019 na upo si Mayor Bico. Ngayon, kamusta ang pakiramdam bilang isang traffic enforcer? Kamusta ang pakiramdam na ikaw ay nagawaran ng loyalty award? Papasalamat po ako kay Mayor Bico. Dumating siya. Sana po nakapag-regular sa amin. Sana ang bigay ng loyalty award sa amin. So, ibig sabihin, yung sweldo mo nung contractual ka pa is napagka-kasya lang. Ngayon ay kasyang-kasya na. Ngayon kasya. Kamusta ang buhay? Yung ngayong regular ka na? Lahat ng mga nabigyan ng loyalty, ayan, mga kasamaan ko, tuwan-tuwa sila. Dahil nga, yung pinaghirapan namin, kung walang bumagyo, nasa kalsada kami. Kaya ngayon, yung pagbigay sa amin ng loyalty award, yan, tuwan-tuwa kami. Papasalamat po kami. Maraming salamat po. Shout out mo naman kayong mga traffic enforcer ng Pasig, kasi mabango na ang pangalan nyo ngayon, di ba? Asing natanggal na yung mga internal cleansing kayo, di ba? Natanggal na yung mga mahilig sa kotong. So, shout out mo yung mga katrabaho mo dyan. Shout out nga pala sa mga TPO mo, officer. Tsaka yung mga kasama mo sa TPO mo sa palengke. Sector 3, yung mga kasamahan ko. At salamat din po kay Mayor po. Okay, sir. Bilang loyalty award. Yes, salamat. Magkano ba yan? Loyalty awarding ako. Yes. Thank you, sir. Ilang taon na po kayong empleyado ng Pasig City Hall? 35 taon na po akong nagtatrabaho sa Pasig City Hall. Grabe, 35 years? Ako. So, sa loob ng 35 years, dahil isa kayo sa nabigyan ng loyalty award. So, kamusta po ang pakiramdam nung natanggap nyo yung inyong award at syempre yung incentive din? Syempre po, napakasaya at kahit paano na-appreciate ang mahaba akong pagkatrabaho sa Pasig City Hall. Grabe, hindi biro yung 35 years. So ngayon po, ano pong masasabi nyo sa pamahalaan ng Pasig City at sa namumuno sa atin? Sa namumuno po ng ating pamahalaan, maraming salamat po sa bumubuo ng
LGU, lalong-lalo na po sa ating mahal na mayor na Vic Soto. O ngayon po ba ay tuloy-tuloy pa rin po ba ang pagtatrabaho niya? Natural po at lalo pong pagsisikapan at pagsisipagan. Saan department pala kayo? Dito po ako sa Business Permit and Licensing Department, BPLD. Sa pamumuno po ni Ms. Melanie De Mesa. Ako po si Carmencita Santa Maria, Loyalty Awardee ng Pasig City. Papasalamat ako dahil after 19 years ay isa ako sa naging loyalty employee at nagpapasalamat din ako sa mga admin ng City of Pasig. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Okay, ma'am, welcome to Kerr TV. Ngayon po, isa po kayo sa mga loyalty awardee ng Pasig City LGU. So, ilang years na po kayong nagtatrabaho dito sa Pasig City? 22 years na po ako, turning 23 this July 1. Wow! Hindi biro yung 23 years in service. So, ngayon ma'am, prior na kayo ay makareceive nung inyong certificate, tapos syempre yung also the incentive, di ba? So, how was the feeling na kayo ay magawaran ng sertipikong pagkilala ng Pasig LGU? Actually, it's an overwhelming feeling eh. Kasi imagine after 22 years of being connected here, and finally we receive a certificate of appreciation. And I would like to thank the city government of Pasig for recognizing and valuing our efforts. Because we work here, as I told them, na ang pagtatrabaho sa government ay hindi option, but a choice. So staying here for almost 2 decades of my life, I think ito ay choice ko. And I would like to retire here sa city government of Pasig. Ma'am, if you don't mind, kailan kayo nag-start mag-work dito sa Pasig City Hall? I started here year 1999. Oh! Wow! City Councilor Joy San Buenaventura. Mm. And since then, a lot of opportunities knocks on my door. So, meron ako mga opportunities. Nakapagtrabaho ko sa Social Development Center. And then, nakapag-work din ako sa Tricycle Operation and Regulatory Unit. And also, I was given a chance to be the secretary of the former mayor, Soli Eusebio, until I finally became a DRRM practitioner here at Pasig DRRM way back in 2008. Opo. Sa, ma'am, saang office nga po kayo naka-assign ngayon? Ako ay nasa Research and Planning Division ng Pasig City DRRM. Mm-mm. So, ano pong masasabi ninyo sa ating city admin? And also sa previous admin din? Of course, I would like to thank the former city, the former administration, and of course the current administration for always recognizing yung ating pong mga City Hall employees. You know, sabi nga nila yung mga empleyado, sila yung laging nasa likod ng success ng ating pong mga pamahalaan. And also, we are very thankful for equipping us and giving us a lot of opportunities from the immediate needs of the employees and of course yung mga trainings at yung talagang ganitong mga commendation ay masasabi mo hindi lang piece of paper for us but it will also help us and guide us more to continue to deliver yung sinasabi nating serbisyo na para sa tao at hindi lang dahil para pumasok ka ng 8 hours a day but you will do it kasi ito yung gusto mong gawin at natutuwa ka na nakakatulong ka at naging instrumento ka ng pamahalaan para masabi mo na okay ang Pasig pagdating sa governance. Okay ma'am, marami pong salamat. Thank you. Ilang years na po kayong empleyado dito sa City Hall? 35 years na, going 36 years. Ang tagal. By the way, ma'am, sino nga po kayo, ma'am? I'm Jacqueline Ferrer from Buting Pasig City. Ayan. So, ma'am, kayo po ay isa sa mga loyalty awardee ng Pasig City Hall, tama? Yes. So, ma'am, prior po na makatanggap kayo ng inyong loyalty award as a City Hall employee. So, kamusta po sa pakiramdam? Siyempre, masayang-masaya, no? Ano, for all those years na may ups and downs, siyempre, ang empleyado. Siyempre, masayang-masaya dahil may incentive na, siyempre, mayroong parangal. Mm-hmm. Kasi sa loob ng 35 years na yon, ano yung mga changes din na napansin mo dito sa loob ng City Hall? As an employee din pala. Changes. Ang changes yung meron ng
yung promotion mabilis. Mm-hmm. Mabilis na, hindi na yung tiktik. Okay. So, by the way, kailan po kayo nag-start maging employee po ng City Hall? 1986. Wait, hindi pa ako pinapakanak ng 1986. Ano yun? Ang mayor natin kasi Mayor Raimundo. Okay, so speaking of mayor, so ilang mayors na din po pala yung napagdaanan mo, no? Yes. So ano pong masasabi ninyo sa mga previous mayor? Siyempre naging part sila ng journey mo, di ba? Yes. At sa current admin na ngayon, ano po yung masasabi mo sa kanila, ma'am? Yung iba-iba eh. Meron kang yung noon eh. Pinapil na yung ano yung pagiging empleyado mo pero walang takot, pero yung as the years goes by, mga siyempre iba-iba ang ano nila, governance. Mm-mm. Siyempre meron din yung medyo mahigpit. Kumbaga yung pang natatakot mag-approach. Mm-mm. Sa mayor, pero ngayon si ngayon, kay Mayor Vico, ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Parang pagkausap mo siya, hindi ka kakabahan. Mm-mm. Okay. At home ka, at home. Ah, so at home ka kay Mayor Vico. So ano pong masasabi niyo sa kanya kung siya ay makakausap mo sa ngayon? Mayor, maraming salamat dahil binigyan mo ng pagkakataon na ang mga, hindi lang ano ha, hindi lang ilang percentage ng empleyado ang permanent. Mm-mm. Mayroon ng 30 years ilang na permanent. Mm. Thank you very much po sa mga pagkakataon na ganun. Tsaka at least kami sa iyo, hindi kami yung natatakot. Ilang years na po kayong empleyado ng Pasig City Hall? Ako po ay 35 years in service na sa Pasig City Hall. Ayun. So, kayo po ay isa sa nabigyan ng loyalty award. Okay. So, how was the feeling receiving a loyalty award po? And also, syempre, the incentive. So, bilang empleyado po ng City Hall, so, kamusta po sa pakiramdam yun, ma'am? Opo. Unang-una, yung saya na naramdaman ko sa akin dahil first time ko naranasan after 35 years, ngayon ko lang naranasan makatanggap ng isang loyalty award incentive. Kasi hindi biro yung 35 years, tama? Hindi biro yung 35 years. So, sa loob ng 35 years na yon, kamusta ka bilang empleyado ng Pasig City Hall? Okay naman. Nalagpasan ko ilang na-servisyon ko pala ang ilang admin. Ang administrasyon na iba-ibang mayor. Mm-mm. Siguro, 7 mayor yon yung nalagpasan ko. Napagsilbihan. O, kailan po kayo nagsimulang maging empleyado ng City Hall, ma'am? That was June 1986. Oh, grabe. Hindi pa ako buhay, no? So, ngayon po, ano pong masasabi nyo sa admin natin ngayon at sa mga previous admin bilang ikaw ay empleyado ng Pasig City Hall? Marami rin namang comparison. Mm-mm. Isa ngayon, talagang masasabi kong napakaswerte. Mm-hmm. Dahil itong present administration, maraming benefit natanggap ang mga empleyado. Mm-mm. Maraming incentives, benefits ang mga empleyado, lalo na yung mga matatanda na dito sa gobyerno na casual pa lang. Mm-hmm. Bigla naman. Kayo po ba ay permanent na? Two years lang akong casual. Mm-hmm. And then permanent na dahil may eligibility naman. Apo. Ano pong masasabi ninyo naman sa ating city mayor? Ay, talaga napakabait niya. Makatao. Talagang hangga't maaari, siguro gumawa pa siya ibang magagawang paraan para sa mabababang empleyado, ibibigay niya. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Yeah. Okay, anong masasabi mo kay Mayor Vico? Masasabi ko po kay Mayor Vico, Mayor, salamat po at isa ako sa mga napili, nakatanggap ng loyalty award sa loob ng
11 years sa serbisyo. Maraming salamat po, Mayor Vito. Thank you.